Confusion, mga padi. Yan ang nangyari nung ni-review ko to. Gen 2 lang pala to, Gen 2. Hindi kasi ako nagbabasa, kaya ganun na nangyari. May 3-phase slip pala ang Gen 1. Kaya akala ko, Gen 3 na to. So anyway, hindi naman yun ang topic natin. Ang topic natin ngayon, titignan natin kung gaano katipid to. Full tank ko, akit tayo ng Baguio, dun sa paborito kong kalsada, tapos kakargaan ulit natin doon. Siyempre, re-reset natin yung trip niya to zero para magkaalaman. Ito yung wigong ni-review ko. Buti, pinahiram ulit ni Utol. Salamat, Tol. Shout out sa'yo. Pinahiram mo sa amin yung wigo. Sorry, hindi ka nakasama. May lakad ka pala. Che-check din ako ng hangin. Tingnan ko yung tamang hangin ng goma para talagang ma-utilize natin yung gasolina. At hindi natin siya baby-bihin. Kung paano ako mag-drive, ganun ko siya da-driving. Anyhow, see you sa kalsada, mga padi. Kilometers per hour, mga padi, 3,100 wind noise, medyo may wind noise siya, 120 kilometers per hour. Dito na tayo sa dulo, mga padi. It's 7:51 and after 214 kilometers, gumalaw ng 2 bar yung ano, yung gauge, ano natin, fuel gauge. Takbong 120, takbong 110. Syempre, doon tayo dadaan sa ano, new favorite. Hindi sa Canon, hindi sa Marcos. Teleport na tayo doon, sa malapit doon. Dito na tayo sa Tulay, mga padi. Padi, mix na to ng paahon, pababa. Yan, naka-aircon tayo. So far, umaakit naman. Dalawa kami ni Utol. Pero may time, parang nanghihina. Gaya niyan, third gear. Medyo inihingal din siya. Naka-aircon kami. Pero handling is good. Gaya niyan, no? Inihingal, oh. Third gear. Siguro kung apat kayo, mas ano to, mas hirap, syempre. Apat or lima. Ito na naman, paahon na naman. Yan, lagpas half na ako niyan sa throttle. Yung aircon, ang laki ng kinakain sa power, eh. Wala ka namang ina-expect na big power dito kasi nga 1 liter na, 3 cylinder pa. Pero sigurado, matipid to. Malalaman natin mamaya pag akit natin sa taas. Pero for now, enjoy the road muna, mga padi. Dahil isa to sa pinakamasayang driving road papuntang Baguio. Pero handling, ang sarap ng handling niya, mga padi. Fun factor nito, mga padi, handling. Handling. Tama naman, no? Ang sarap itapon-tapon. Ang sarap i-throw around. Woohoo! Pero, elevation changes dito, paiba-iba, eh. Sa gulong mo, paayos ka kasi. Yan, liko na yan, no?
Dito. Sabi sa'yo eh. Paliko nga lang pero wag ganun, wag ganun para roller coaster. Di na naman. Spahon na naman. Dito mo talaga matetest ng kotse. Oh. Oh, walang power mga padi. Tayo tayo aircon. Yun o, kapower, konti. Tapos liko na naman. Sarap lang handling na itong Wigo. Dito ka matutuwa dito sa handling. Magang kasi, saka yung suspension medyo semi-firm. Power! Power! Handling test. Siyempre, malalaman na rin natin yung konsumo. Kung ganito ang driving. Hindi pa rin naman bumababa sa ano eh. 2 bar pa rin yung nabawas. You know, akatakot o, di mo makita. Woo! Bababa yun ah. Wala pa namang overheat warning. You know, parang WRC oh. Woo! Yun lang, dahil nga EPS, hindi ko nararamdaman yung position ng gulong. Parang pare-pareho lang, hindi bumibigat yung gulong, ayaw manibela. Oh, damn it! Taas na naman! Kutanaw! So far, yung preno, firm pa rin. Hindi pa rin umiinit. Kapit din ng gulong niya, stock tires, ekopya, Bridgestone ekopya pa to. Nararamdaman mo yung limit. Yan o. Oh. Cool down. Hindi ka maka-cool down dito, ang daming liko eh. Hindi ako makaresist eh. Hop, hop, aso. You know. Yung upuan, hindi supportive. Nawawala ako sa posisyon. Ito yung Koplo Bridge, mga padi. Isa to sa mga iconic bridge dito sa daan na to, sa Paasin Tunnel. O maganda yung ilog, maraming bato. Ah, makikita. Kaya pwede naman tumigil kasi bihira yung dumadaan dito eh. Tubig, clear. Si Wigo, okay naman. So far, walang overheat. Masarap ang handling. 2 bars pa lang din yung nababawas. Despite na medyo binibigyan ko siya sa mga corners. Street, wala naman power to eh. Tumatagal na naman yung biyahe. Yun ang mahirap pag nagbablog ka eh. Tumatagal yung biyahe mo. Let's go! Ah. So malapit na tayo sa highlight ng lugar na to mga padi. As in tunnel. Ah, nagbawas na tayo. Minus 3 bar na mga padi. Ah, yan talaga ang power niya. Nakapatay aircon niyan. Fan lang, blower lang. Third gear. Wala, sagad na yung pa ako sa lata, sa sahig. Eto na. Headlights.
Yun, wala. Tunnel 1. Ha? Manahon pa ng hapon yun. Pa picture sa kabila. Talaga inaayos yung inanim, no? Ganun talaga. Ganun lang. Pero matibay yan. Matibay yan. Lumindol dito, wala nangyari dyan. Sa tunnel na yan, mga pati. Ayan ang pinaka main highlights. Power. Bak. Ah, talaga. Ang power. Pero sa liguan, winner to, mga padi. Ano ya? Di ako pumipreno. Hindi ako pumipreno nun. Ay tayo dyan. Lahat eh, pagdating ng 4,500 RPM, wala na, hirap na siyang pumiga. Yun talaga ang power niya, mga padi. And we can't do anything about it. 1 liter lang naman to, tapos 3-cylinder, walang turbo. Hindi porket city car, doon mo na lang gagamitin. May fun factor pa rin yan, gaya dito. Diba? Jump! Ayaw tumalun eh. Ito, may tulay pa ditong isa eh. Sarap! Yan! Ito pa isang highlight dito, mga padi, itong bridge na to kasi napakataas ng ilalim at puro bato rin. Isa rin sa mga pwedeng tigilan kahit papano. Tigil-tigil lang kami dito, silip-silip. Lalaki ng mga bato. Saka malapit na tayo sa Baguio. Medyo malamig na. Hello po! Hello po! Ah! Pwede ako, mga padi, since fuel economy naman ang sinusukat natin dito, additional na lang tong mga hotspots dito na pwede mong makitang view. Tulo tayo magkita-kita sa gasolinahan. Nagbawas na tayo ng 3 bars, nakaka 266.7 kilometers na tayo. 3 bars ang nabawas. Pero syempre, di ba, paahon to. Halo-halo, paahon, bababa. Pero mostly paahon. So, malalaman natin ang konsumo natin. Pero mostly highway eh, kasi madaling araw kami umalis. Wala naman traffic. So, let's say combine, pwede na siguro combine kahit papaano. Tignan na lang natin pag nandun na tayo sa gasolinahan. Mga padi, magkakaalaman na. Dito na tayo sa Burnham. Siyempre, dito tayo sa aking paboritong gasoline station. Petron Harrison yan, mga padi. Yan, ang Petron Harrison, mga padi. Malapit sa Burnham. 274 kilometers. 3 bar ang binaba natin. Diba, mukhang tanga na ito. May camera ako sa mukha. Kakausapin ko yung ano. Sige. Tingnan natin kung gaano karami ang kinain niyang gasolina. Expressway drive, spirited drive sa twisties. Ang bilis mapuno eh, oh.
So naka 10 liters na tayo. 10 liters. Pumitik na? Ha? Oo, sir. Talaga? Sagot ko na po. Hindi, isa lang. 10, 11 liters, 11.36. So naka 11.36 liters tayo. 274.4 divided by 11.36. Ayan, ang konsumo niya mga padi, 24 kilometers per liter. Grabe tong Wigo na to. Anyhow mga padi, yan ang naging konsumo ng Wigo ni Utol. 24 kilometers per liter. Kalayan nyo naman yun, ano? Napakatipid pala talaga ng Wigo. Eh, wala naman power, pero masaya naman siya sa twisties. Mab auto proof na kotse na to mga padi. Napakatipid na kotse, 24 kilometers per liter. Kaya subscribe na kayo para makita kayo ng mga epic road trips saka straightforward car reviews.